Hello, welcome to my YouTube channel. Si Lea lang to. Ngayon, i-share ko sa inyo ang aking mga Aglaonema. Ay, ang dami-dami na nila. O, diba? Ang dali-dali lang kasi nilang paramihin at i-propagate. So, ayan, ibibigay ko sa inyo ang mga pangalan ng bawat isa sa kanila. So, ayan, ito ang aking Snow White. Ayan, kung makikita niya si Snow White, may batik-batik siya. And kung makikita niyo si Snow White, ayan, may batik-batik siya na ganyan. Ayan, kung makikita natin si Snow White, ayan, ang lash-lash niya. May batik-batik siya na color white. Ayan, madali lang ito i-propagate. Pag ganito, ayan, pwede siyang cuttings tsaka root dividing na. Diba? Ang ganda. Siya si Snow White. Batik-batik na color white. So, eto, sunod natin si Pink Moon. Ayan. Kung makikita natin si Pink Moon, color pink siya. Ayan. So, ayan. Pag may nakikita tayong ganito, hayaan lang natin yan hanggang sa makalas yung pinaka-leaves niya. Yung pinaka-dry na. Yung dry na yung as in bibitaw na yung pinaka-ganito yung stem niya. Kasi nga, para kasama na yung buong-buo. Kasi pag kinat mo, may matitira sa kanya. Katulad nito, oh, dry na siya. Kapag dry na ganyan, ayun, tanggalin lang natin ng ganyan para sasama yung buo. Kasi ikakat natin yan. Kaya hayaan lang natin yun hanggang sa mag-dry siya. Ayan si Pink Moon. So, ito meron pa dito. Pink Moon. Ang dami yun. Pinropagate ko na rin kasi yan na nakaraang vlog ko. Ayan, si Pink Moon. Pink. Ayun. May batik-batik siya na color pink. Tapos may pink siya sa gitna. Ayan. Ganyan ang itsura ng pink. Ito. Ayan, ang ganda ng pink mo. Pwede rin yung cuttings. Parparehas lang naman yung cuttings at saka root dividing. Pink Moon. Tapos, sunod natin. Si Red Siam. Ito naman ay si Red Siam. Ayan. Ito, makikita niyo ito. So, may vlog din ako nito. Ayan. Ito yung vlog. Binlog ko ng nakaraan. Update ko lang kayo. Maganda rin to kasi conditioner din to sa halaman. So, hindi ko yung tinatanggal. Ayan o, makikita nyo. Ah, sumiloy na siya. Diba? Ang laka-laka na ng siloy niya. Ito, kinat ko ito. Tapos ito yung siloy niya. Ah. Diba? Laki-laki na rin niya. Ang bilis nilang dumami. Diba? Ito, pwede na itong ilipat sa panibagong pot. Yan, kapag mga ganito. Yan, kahit tag-isang pot na yan, pwede na yan. Yan. Kapag gumaba na lang ganyan yung mga Aglaonema. Diba? Ang ganda. And then next natin si ito naman ay si Amelia. Ayan. Kung makikita niyo si Amelia, ganyan ang itsura ng Amelia. Ayan. Diba? Ganda ng kanyang leaves. Ganito yung itsura ng leaves ng Amelia. Ito naman ay si Maria. Ganito ang dahon ni Maria. Ito naman ay si Maria. Ayan. Ganito ang dahon niya. O komotatum. Para siyang komoplodge, no? Komotatum. Komoplodge yung kanyang pinaka-leaves. Ang ganda. Si Maria. Sunod naman natin ay si Silver Frost. Ayan. Kasi silver yung kanyang dahon. Ang dami-dami na rin nito. Ito pwede na itong i-propagate kasi ang haba na niya. Ang laki na ng mga nodes niya. Pwede na ito i-propagate. Kasi malalaki na siya. Tapos ito, ayan. Ito rin siya. Silver crust din ito.
Tapos ayan pala yung isa. Ayan yung isa, silver cross din. Mahaba na rin siya. May kumakain lang sa kanya. Tanggal yung isang dibs yun. May kumakain na ba? Napropagate ko na rin yan. So, ayan. Ayan si Silver Cross. Kung makikita nyo kanyang leaves, silver. Ayan. Diba? May batik-batik sa gitna. Ayan, diba? Ang ganda ni Silver Cross. Abilis lang nila lumaki mag-lash ng ganda. Diba? Tapos next, si Harlequin. Next naman natin si Harlequin. Ayan, pabilog yung kanyang dahon. Harlequin. May pink din siya, tapos batik-batik din. Harlequin. Ayan, si Harlequin. Mag-iisa pa lang siya, pero pwede na itong ipropagate. Pwede na itong putulin, pero pinapahaba ko lang siya. Kasi wala siyang ibang silo, ganun lang siya. Donya Carmen. Sunod naman natin ay si Donya Carmen. Ayan. Ito naman si Donya Carmen. Oh. Ito may bagong siloy na siya na leaves. Tapos ito. Ayan, katulad nito. Oh. Pag ganito, matatanggal na siya. Dry na talaga. Tanggalin natin yun ng ganyan. Ayan. Tanggalin natin. At least buo na siya. Hindi yan puputulin. Tapos pag pinatol pangit. Ganun din, yung time mo rin mag-dry yun. Kasi hindi naman siya tutubo dun. Sa iba pa rin naman siya sisiloy. Sa ibang parts naman siya sisiloy. So, ito ay si Donya Carmen. Yung batik-batik din, meron din siyang guhit sa gitna. Ganun din siya. Ang ganda. Donya Carmen. Ang ganda na atsura ni Donya Carmen. So, next naman natin ay si... Ito naman ay si Mong Cronyok. Ayan. Ganito ang itsura ni Mong Cronyok. Ayan. Stripe siya. Ito, pinropagate ko na siya. By cuttings din yan. Tumutubo. Sumisiloy ng mga cuttings. Ang dana. Ang cute. Sinisili na siyang ganyan. Ang laki-laki na yun. Mabilis lang lumaki kapag ganyan. Ito pa yung isa. Lumaki natin yung spoy. Sinisili-sili na sila. Galing. Wala. Ay, ito na po. Tulo siya yan. Pero may bagong sili na mga siya. Lalagyan ko rin ng mga charcoal yung para sa mga pest. Tabi yung mga pest. Tapos ganyan, kailangan dry lang yung soil bago natin biligan ulit. Lang magda-dry na sila. Kasi gusto nyo yung magda-dry ng ganyan. Susunod natin ay si Brilliant. Ito, na-vlog ko na rin to. Ang laki-laki niya. Ang lush-lush na ni Brilliant. Ito, hindi pa sumisilo yung mga kinat ko. Pero nagdo-dry na siya na. Kasi sumisilo. Ito, Brilliant din ito. Kumakaan sa kanya. Si Brilliant. Ganyan ang kanyang itsura. Si Brilliant. Diba? Ganyan. Nalalash na nila. Sunod ay si... Ang sunod naman natin ay si Rotondon Tiger. Ayan. Rotondon Tiger, tapos color pink naman ang kanyang gitna. Ayan. Kulay pink. Nag-hit-hit siya na kulay pink. Ayan, si Rotondon Tiger.
sunod naman natin ay si Lady Valentine. Ayan. Ito si Lady Valentine. Color pink siya na. Batik-batik na color pink. Ayan. Ganyan ang itsura ng kanyang lips. Ayan. Ganda, diba? Si Lady Valentine. At ito naman ay si White Legacy. Ito naman, Rock Dividing. So, ito pinatol ko yan kasi nag-draw yung ibabaw. Ang sumisili naman siya ng bagong leaves. Bubukan. Ito si White Legacy. Ganito yung kanyang itsura. White Legacy. So, ayan. O, diba? Ang bilis nilang dumami. Masarap mag-collect na ito kasi ang dami-dami na itong variety. Marami pa nga akong wala eh. Pero, diba? Ang dami-dami na nila. Ayan pa lang ang dami na. Ang bilis-bilis lang nilang paramihan. First sa months, sobrang dami na ito. Kasi yung bilis na siyang magkaroon ng mga silay-silay. Diba? Bakit ba natin kailangan mag-collect ng mga aglaonema sa ating mga tahanan? Kasi tinatawag din ito na Chinese evergreen at nagre-represent ng purity, nature, and positive energy. Wow, o diba, napaka-luck niya. At considered as good luck plants and prosperity. As per feng shui expert and considered a bringer of fortune and financial success to the owner. O, diba? Napakaganda at napakaswerte pala ng mga halaman na to sa ating tahanan. At ito pa ang pinakamaganda kay Aglaonema. Aglaonema is one of the top most NASA recommended indoor air purifier. Wow, napaka-amaze. It emits high oxygen content owing to its larger leaf surface area. It purifies indoor air by removing toxic indoor chemical. O, diba? Napakaganda at napaka-safe pala ng ating aglaonema, pero bawal lang talaga itong makain dahil poisonous din ang ating mga aglaonema. Kaya tara, magparami na rin kayo ng mga aglaonema at marami kayong pagpipilian ng mga varieties at hindi kayo magsasawa sa dami nito. Iba't ibang klaseng magagandang mga design ng kanilang mga leaves. Kung sakaling magkaroon to ng flower, much better na tanggalin na lang natin kasi mas okay yung tinatanggal yun kasi nga para mas gumanda ang leaf niya. Mas okay yun. Para mag-focus yung attention ng paglaki niya sa leaves kesa dun sa flower. Kaya mas okay yun. Kayo, kung ano mas, ano sa inyo, mas gusto nyo. Kasi sa akin, ganun yung ginagawa ko talaga. Tinatanggal ko po may flower siya. Kaya ang lalaki at ang bubusi ng kanyang mga leaves. O, diba? Kaya, yan, ganyan sila kagaganda. At, kararami na. Huwag lang natin siyang i-full sa para hindi siya masasabi. Maganda lang siya at lush sila. Malabas yung pagka-green ng kanilang mga dahon kapag bright shaded area lang. Tapos pag bibiligan natin, huwag natin siyang i-overwatering. Mas gusto niya yung medyo nagda-dry ng kanyang. So, huwag naman yung dry na dry. Basta moist lang. Tapos bago natin siya bibigat. Thank you for watching. Like, share, and subscribe. Huwag na lang natin kalimutan pindutin ang notification bell para sa susunod pa nating mga videos. Thank you!